another video, another share guys, another POV. So ngayon magbibigay tayo ng point of view sa isa sa mga highlighted or isa sa mga pinag-usapan or trending na pangyayari sa naganap na swimming kasama ang Team Kalingap, sila Kalingap Rabo, di ba? Napakasaya ng buong video, napakasaya ang lahat at sadyang enjoy na enjoy sila sa momentum na yon, sa moment na yon. Pero imbis na magiging masaya ako totally ay hindi ko magawa dahil sa comment section ang daming mga panglalait kay Rachel, ano? Ang daming mga hindi magandang komento. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruel Malalag, Grishel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap, andun yung K-Boys, Kalingap Charity Vlogger, and kaming mga Kalingap Reactors. Ayun guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal. Ayun, sa mga hindi, tag-skip ng ads. Salamat ng bonggang-bongga. Mabuhay. Mabuhay pero parang walang buhay yung nagsabing mabuhay. Anyways, so, yes, nandoon na ako na very happy talaga ang ganap na yon, yung event na yon. Ma-swimming sila because they are celebrating 111,000 live viewers nung nangyaring birthday ni Erica. And of course, for that, happy or congratulations, Kalingap Rab, dahil talagang isa yun sa mga success ng channel mo. And ayun guys, grabe. Bukod sa masaya doon, ay pinagpipiyastahan naman si Rachel at maraming mga napupuna ang mga perfectionist na mga tao doon kay Rachel. Ala, napakapalakpakan naman, napaka-perfect naman ang buhay ng mga bashers. Wow, sana all. Sana all how to be you po. Hi! So guys, napapansin nyo, o napapansin ko actually na si Rachel ay nandun lang sa tabi ni Ruel and pinupuna ng mga bashers yun kasi daw hindi daw nakikisama base sa pagmamaritis ko nga sila Rachel nung Sunday na yon ay sobrang busy nila sa araw na yon. Nandun yung nagpa-feeding sila pagkatapos pumunta ng church and then humabol sa swimming na yon. Diba, para makipaghalubilo, makipag-enjoy and get together na rin ng lahat ng buong Team Kalingap, diba? So ngayon, ang mga ladies na iba kasama sila Kalingap Jack ay nandoon kasama sila Joy Dara sa isang upuan. Alam nyo yan kasi alam ko nanood kayo. Puno na talaga sa part na yon. Siguro sa mga bashers na papansin nila, bakit naman hindi tumabi si Rachel sa kanila? Dapat tumabi, bakit na sa kay Ruel lang? Kung tumabi, hindi sila makapag-duet ng Honey, My Love, So Sweet. Hi! Basta mga bashers, madami talaga kasi yung makikitang hindi maganda sa'yo. Pero kaming mga, kaming mga fans na sulid, gusto nga namin eh, lagi na sila magkatabi 24/7 eh, yung magkakasama sila eh, wala namang problema. Kanino ba dapat tatabi si Rachel, di ba? Mas mabubuisit kayo, mas magugulat kayo kapag kung kani-kanino tumatabi si Rachel, kung kani-kanino humahalakak, kung kani-kanino, di ba? So, ano ba talaga dapat gawin ni Rachel? Didikit o didikit? Or lalayo? Ano ba talaga? Nagugulat na talaga tayo sa mga utak ng or mindset ng mga bashers kasi hindi maintindihan. Ang daming judgment, ang daming mga hindi magandang sinasabi kay Rachel. Kala mo napaka-perfect ng buhay. Siguro, sabi nga, di ba? The thinkers are doers. Oy, naisip nila yung mga hindi magagandang bagay na yun. For sure, gawain nila. Ay, nako Rachel, huwag mong iyakan. Huwag kang magsayang ng luha or emosyon na sasabihin mong or magsi-self-pity ka or whatsoever na negative na feelings about these people because they don't really deserve it. Di ba? Focus sa mga taong libo-libong nakasuporta sa'yo na tanggap ka kung ano ka. Di ba? Tanggap kung anong meron kayo. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa mga bashers na yan or mag-adjust para sa mga bashers na yan. Di ba? Show what you've got, girl, and let them talk about you. As long as masaya ka, wala kang inaapakan tao, wala kang
ano, inargabyado na tao, so go for it. Diba? We support you for who you are, yung pagiging jolly mo, yung pagiging kalog mo, yung kwela mo. We just love you for who you are. And, no question, ano, you don't have to explain, diba? Na ganito ka, ganyan ka. Because we love you as you are, na, period, that's it. So, ngayon, guys, marami na tayong nakakapansin tayo na si Rachel medyo malayo sa mga girls at hindi masyadong nakikipag alam yun, sayawan, ganito, ganyan. Understood ko naman yun kasi siguro kung ako sa partner Rachel, talagang simple lang or talagang gigilid lang talaga ako kasi aside sa siguro pagod siya sa araw na yun, at the same time ay medyo awkward na ano mo yun kasi hindi naman sila sa araw-araw nagkakasama, diba? And super minsan pa sila magkakasama and sa tuwing magkakatabi silang tatlo, magkakatabi silang lahat, si Rachel ang laging napupuna, laging mga may hindi magandang sasabihin. Kaya kung ako si Rachel, nakakahilo na siguro talaga. Ano ba dapat gawin ko para wala kayong masabi? Diba? So Rachel, put this in your mind. You will do good, they will talk. You will do bad, they will talk. So do what you want and let them talk. That's I always said na don't bother sa mga ignoranting mga tao. So guys, maraming mga bumilib sa mga sa eksinang habang nagsayaw sayawan sila, si Kalingap Jack ay kinuha niya si Rachel. Alika dito, salo ano tayo, diyan ano, sayaw-sayaw tayo, ganito ganyan. And sa part na yun, ay nakikita natin na, ayun, sumigla, sumayo sa'yo na si Rachel na nakikiano siya. Kumbaga, na-activate na yung energy niya, na-activate na yung hiya niya, or nawala na yung hiya niya na, sige, okay lang ito, ganyan, di ba? Para sa akin kasi, kami kasing mga sulit sa kanya, or naintindihan namin siya, wala kaming dapat, oh, we love her. Kung anong hindi niya kaya, kung anong kaya niya, that's it. So, ako naman, wala naman akong problema kung sino ang hindi mamamansin kay Rachel. Ang mahalaga sa akin na si Kalingap Jack o si Kalingap Rab, ay walang problema kay Rachel, di ba? In good terms sila, maayos sila, at humanga at nagpapasalamat ako na ginawa yun ni Kalingap Jack kasi ayun, malaking bagay yun kasi kumbaga yung tipong nahihiya ka and then merong isang tao na sige kaya mo na dito tayo, merong medyo na ano ka ma-activate ganun. Oh, wait lang. So yes guys, sa isa sa mga eksena na nagustuhan ko is yun yung kumbaga ini-invite ni ano Kalingap Jack na dito ka Rachel, sumayaw naman tayo, ganito ganyan. And iwan ko naman, ang daming mga comparison na hindi maganda about kay Rachel, kaya laban lang talaga Rachel, be strong and make all those negative comments, gawin mo lang positibo at gawin mong maganda, gawin mong maayos, or gawin mo lang inspirasyon tong mga tao na to na kung ano-ano mga sinasabi tungkol sa'yo, prove them wrong and ayun, focus ka lang sa pag-aaral mo, sa pag-vlog mo, at syempre sa pagmamahalan nyo ni Roel. Kaya naman talagang mahalaga, di ba? Hay nako, basta we love you and kami naman mga taga-suporta mo ay ano, masaya kami kung anong kaya mo at kung anong hindi mo kaya. We understood kasi lahat naman tayo may mga weakness and may mga flaws tayo, may mga strength tayo. Ay mga bashers lang talaga ang hindi maintindihan kung ano yung strength, kung ano yung flaws, kung ano yung 'di ba? Kasi feeling nila ay
yung lodi nila ang pinaka-perfecto, pinaka-ganito, pinaka-ganyan. Okay, kung hindi nyo bet yung lodi namin, mag-focus kayo sa bet nyo, mag-focus kayo sa lodi nyo para, ha, ano lang, para kung sino yung gusto nyo, doon lang kayo. Di na kailangan magsalita ng hindi maganda pa. Pero syempre, bashers nga, hindi maiwasan kasi kating-kati na. Kating-kati yung kamay na mga ganito, ganyan, sasabihin talaga nila, hayaan na lang yan. Basta Rachel, stay strong, ayun, di ba? Huwag mong sayangin yung oras, panahon mo para mabuisit sa mga ganitong klaseng tao. You know yourself better and that's important. Okay? We love you and ayun. Stay strong and ingat always. Bye!